Ganito yun. Nakabuo kami ng puwersang mga almost 200 people. Plus yung mga tropa ni the late Colonel Tirso Gador. So, ang Malacanang operations plan basically is divided into two areas. May 30 tao, ako ang mamumuno, lulusubin namin yung palasyo mismo. Tatawid kami sa Pasig. Si Red naman at si the late Colonel Congressman Rudy Aguinaldo with about 120 to 150 men, lulusubin naman yung park side, di ba? Ang kalaban ko sa kabila ay 2 batalyon. So, 30 versus, sabi mga 400 people. Medyo patas na laban rin yun. Sa kabila naman si Red, 150. Ang kalaban naman niya, 5 batalyon. Di ba? I-round off muna. 200 sila against about, siguro mga 2,000 people. Patas pa rin yung laban dahil nasa amin yung katotohanan at yung tama eh. Nag-umpisa sa Santong Paspasan, nauwi sa Santong Dasalan. Yan ang buod ng di inaasahang milagro ng people power sa EDSA. Saan ba talaga nagsimula ang himala ng EDSA? Sa tagaya ng ilang mga sundalong katulad ni Gringo Onasan, miyembro ng RAM? Tuwing may R&R kami, yung mga naliligaw sa amin sa Maynila, ang puntahan namin yun yung krame. May konting beer, may konting pulutan. So, nung una, inuman lang talaga. Di naglao, nabawasan yung beer, nagsimula yung seryosong usapan. Di kaya sumingaw ito sa init ng kalsada, sa sunod-sunod na rally at marcha laban sa diktadura. 2 na kami nagmamarcha, wala pang nangyayari. Nakaka-kumisa, nakaka-discourage o nakaka-demoralize. Kaya lang malakas ang loob namin dahil marami kami at pang marami matapang. Hanggang humiwalay si Enrile at si Ramos. Maaring ang sakripisyo ni Ninoy ang tunay na pinagmulan ng himala. Talagang point na naging active ako was nung binaril si Ninoy. Kasama ng Apo sa mga concerts namin, sa mga palabas namin, gumagawa kami ng mga political statements. Doon pa lang napansin ko na talagang gumalaganap na yung disappointment with the Marcos regime. Minsan umattend pa ako noon ng concert ng Apo. Eh siyempre, uso na kanta na sila ng kanta noon ng bayan ko, no? Tumataas yung balahibo ko noon at nagtataka yung misis ko dahil sabi niya, ano nangyayari sa'yo? Sabi ko, walang kamalay-malay itong mga pakanta-kanta rito na malapit na yung lusog sa Malacanang. Di, alam na, excited ako. Excited na may pangamba na punong-puno ng pag-asa dahil meron kaming iaalay. From November 17 yata hanggang snap elections, banned na yung Apo sa TV eh. Kasi nagkaroon kami ng concert dun sa Ultra.
yung eto na po sila, that was the first concert na ginawa namin. Na talagang banat talaga. American Jack, get it out of my bloodstream. American Jack, get it out of my system. American Jack. Marahil, para sa karamihan, ang EDSA ay talagang nagsimula sa personal na pagtugon sa tawag ng panahon. Pagtawag ni Father sa akin sa office niya, sabi niya, God gave you a gift, sabi niya. Are you willing to use it, to give it back? So sabi ko, what do you want me to do? Sabi niya, instead of counting, he says, I want you to go on the air, sabi niya. Tapos natawa pa yung matanda. Sabi sa akin, well, you could die. Ganun po siya, no? Paano mo naman sasabihin sa mentor mo, no? Of course, mapapahiya ka, no? So, of course, Father. Nung panahon na yon, ang feeling mo talaga, no? Parang gumaganap kami lahat. Gumagalaw kami lahat sa entablado ng, ano, ng kasaysayan. Talagang history in the making. Nung December 1985, may plano kami noon na lusubin yung Malacañang. Hindi para saktan si Pangulong Marcos, kundi sabi namin, mukhang kailangan kontrolin na yung sitwasyon. So sabi namin, we will attack Malacañang, control Malacañang and its occupants, at saka ipresinta sila ng buhay. Ah. Nung narinig ko, sabi ko, sasali ako. So, nung nalaman ko yung mga plano, sumama na ako. Sabi ko, I was the, at the time, squadron commander nga ako ng 20th Air Commando Squadron. I had the most potent unit at the time in the armed forces because we had 14 helicopter gunships in my squadron, and I was the squadron commander. So sabi ko, malaking matutulong ko. During our free time, training kami ng training. Naalala ko noon na araw-araw na ginawa ng Diyos, walang weekend. Pagtulog na lahat, tumatakbo kami dyan sa EDSA from Port Bonifacio to Papaginaldo in full combat gear. Yung mga lasingan na dinadaan na namin dyan sa Show Boulevard crossing, nawawala yung kalasingan. Ginagawa ko noon dahil yung mga helicopters ko noon, medyo may mga diferensya. So inayos namin ng inayos na pag may mangyayari, ayos na lahat. President Cory Aquino, the first thing that they will do if they ever win is they will deprive you of the right to choose. Why? Because that is the way the communists run a government. Nung magdeklara na si President Marcos ng snap elections. So, yun din naman ang dahilan kung bakit yung original plan namin na December 25 to 30. Sabi namin, nako, baka nabigyan na naman, nabuhayan na naman ng loob yung taong bayan. Baka sabihin KJ kami, nag-snap election na nga. So, minog namin itong mga January, February, March. Ganun. Okay. So, yun ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung December. Pero yung preparasyon nun, walang tigil na. In fact, kami nun ang kumpare kong si Colonel Red Kapunan. Minsan ay nasa opisina ko. Hindi naman kami nag-iimikan. Pagtingin namin sa isa't isa, pareho kaming umiiyak na. Sabi namin, mista, kumpare ko na siya nun. Ito ang gagawin natin. Medyo mabubiyuda na si kumare. Mawawala ng ama yung mga anak natin. Pero okay na yan. Basta't secure yung future nila. Parang naghugas na kami ng aming sarili. Parang purification. Ika-22 ng Pebrero. Saturday, lumipad ako nung putang Basa Air Base. Kasi meron kaming parang alumni sports fest, no? Ginawa doon. Nanood ako ng laro. Tapos nakatanggap ako ng tawag. Nasa gym ako noon, tumawag si Captain Manalo. Sabi sa akin, kinahansel daw yung ano, yung aming plano. Mga bandang maaga, mga alas 8, alas 9, tinawagan ako ni Red Kapunan. Sabi niya, mukhang nag-leak yung plano.
wala na kaming contact nun sa mga tao namin sa loob ng Malacañang. So, nandun na lang kami. Nagkabukingan. May mga naarestong ilang mga sundalo. Yan ang mga umpisa na mga pangyayari nung Pebrero. Nung naaresto itong mga to, mga bata pa, mga kapitan eh, nagpa-presscon siya. So, nandun kami lahat. Pinresenta itong mga to. At yun nga, kitang-kita mo yung halong tapang at takot itong mga batang mga opisyal na to. Nag-decide na kami. Na sabi namin kay Minister Enrile, sir, mukhang nabuking yung plano. Kaya ang suggestion namin, i-give up natin yung plan, plan B tayo. Sabi niya, saan tayo pupunta? Well, ang choices natin kako is, mag-guerrilla war na tayo, di ba? Draw na natin yung line, or barikada na tayo sa Camp Crame. Si Justice Palma naman, sinabi, anong plano ninyo? Sabi ko, aba tulungan natin dahil kung sino man ang kalaban ni Marcos ngayon, kakampi natin yan. Parang tactical ally. Sabi lang ni Justice Palma, God be with you. Aba para sa akin, ibig sabihin nun, go ahead with your plans. So tinuloy namin. Pinuntahan namin si Minister Enrile, nandun siya sa Crame, naka-bulletproof vest, pawis na pawis, kinakabahan. Halata mo kagad na kinakabahan siya eh. Nagtawag kami sa Radio Veritas at nakakagulat naman. Within 30 minutes lang after that radio call, nagdadatingan na. Si Cardinal, nasa kanyang villa, nagdadasal nung when he decided whether to ask people to join or not. He prayed to the Holy Spirit. Kami, we were already high in spirits. Nasa party kami. Kaya, madalian lang yung aming desisyon. Sige, sugod. Siguro, mga bata pa kami nun. Pero, parang it seemed like the right thing to do at the right time. When I think back, these are decisions that were probably divinely inspired. Sa akin, ang boses ni Cardinal Sin ay parang boses ng Diyos. Inanyayaha kami na pumunta sa EDSA. Volunteer din ako. Previously, wala kami mga masyadong involvement sa mga rally. This time lang na Cardinal still calls us to go out of the street. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo, to show your solidarity and your support. Sinunda ng panawagan ni Butz Aquino, ng panawagan ni Cardinal Sin. Ang agos ng tao sa EDSA naging baha. So, nag-volunteer ako sa pang-umaga. Kasi parang, that time, parang ang feeling ng as a Filipino, something is happening sa country. Parang hindi naman kami madre lang na for nothing. We fight for a cause. Siyempre, yung cause ng mga tao. Karamihan ng mga tumugon sa tawag ng panahon, walang kamuwang-muwang, walang plano, nadala ng panahon. That day, yung nanawagan siya, Thanksgiving mass namin doon sa Santa Clara Church, sa Pasay ba. So, mga madre namin iba na iwan, mayroon sila kanya-kanyang radyo. Sabi nila, nanawagan pala daw si Cardinal Sin. Kailangan yung mga tao doon sa harapan ng Camp Crame at saka Aguinaldo. Kaya ang ginagawa namin, nagpaalam nga sana kami sa provincial namin ba? Sa provincial namin. Tapos sabi niya, bukas na lang.
talagang nag-leak na nga yung plano. So, nalaman namin yun early on the 22nd, no? At nung yung press con sa gabi, yung withdrawal of support, mga alas 6 yata yun, 6:30, nung nakahabol na si General Ramos, dahil nag-usap sila ni Senate ni Minister Enrile mga alas 2 ng tanghali, alas 2 ng hapon. Tapos, sabay-sabay na kami, si Minister Enrile, ako, si Red, at yung convoy namin, papuntang Campaginaldo. Ang desisyon nun is, symbolic na yung stand sa Campaginaldo. After kinausap ko si Enrile, tumuloy na kami sa Cubao, Isetan. And about 11, ayan na, people were trickling in. 11:15, dozens. 11:30, hundreds. By midnight, thousands na ang nandun. By that time, meron na kaming loudspeaker at saka sinabi namin ang sitwasyon na humiwalay na si Ramos at saka si Enrile. Tinatanong nga ni General Ramos at that time, "Oh, how long are you prepared to stay here?" "Aba, no matter how long it takes." Ano, ha? Lalo na, hindi kami nagugutom. The food kept coming. Dami-daming pagkain. Daming supply. Bawat bumisita sa EDSA, may dala-dalang pagkain. At yung sharing was a normal occurrence. Sa EDSA, walang mayaman, walang mahirap. 23 ng Pebrero. The following day, may mass nga kami doon sa chapel namin. After sa mass ng morning, mga past 9 na yata yun. Yun, nag-sign up kami ng mga pangalan namin for EDSA. At the same time, yung ibang mga madre, may mga pangalan din before the Blessed Sacrament. Along the way nga, marami na talaga mga barricades ba, na mga sako-sako na mga san yata yun, o mga bato, minsan yung mga sasakyan nga doon, inalisan na ng hangin ba. Parang barakada na talaga. That time, ang gospel is the transfiguration. So sabi niya, katulad ni tatlong apostoles, they want to stay and build tents. Ngayon hindi naman daw mangyayari sa EDSA. Kami daw ay magbibuild ng tents. It is a merry revolution. Tandang-tanda ko yun, kasi Mary is with us. Ang binibigyan din ni Bishop Bacani yung presensya ni Mary sa buhay namin as Filipinos. And then, instead na sa usually sinasabing, "Humayo kayo, go in peace," sabi niya, "Stay in peace." So yun, we went to EDSA not knowing what was there. Coming from UP, wala kang idea kung gaano kalaki yung crowd. Kung anong temper ng crowd, kung anong huli ng crowd, kung ito ba yung puro pula, puro lilaw, o puro blue. Nagulat kami pagdating namin ng Cubao. Sa Cubao pa lang, tigil ng traffic. Baba ka na sa bus. And from Pitwazon in Cubao, looking southbound, you see a whole sea of heads bobbing up and down like the waves. It was so weird, it was so, sense tingles up your spine. Wala mo kami nalang tanghalian that time. Yung parang sandwich lang ba na tama-tama lang din sa amin. Kasi ang akala kasi namin, shifting lang kami. Iba yung pang-umaga ng mga madre, iba din yung pang-hapon. Mamaya, may sumigaw na dumating na daw yung 6 na truckloads ng mga sundalo, mga marino nasa Cubao. So mga tao na puntahan doon, punta rin kami, sunod din kami. So nadatnaw ko, mga bata pa ang mga sundalo. Tapos parang, pagod na pa. Makikita mo rin ang mga mata nila, mapupula. So kinausap namin sila, pinakausapan na be one with the people. Tahimik lang naman ang mga sundalo, wala nang unik. Pero mga tao, yung mga gesture of kindness, bulaklak, nakausap sila, inibigyan ng pagkain. Nakita ko yung kagandahan looban ng mga Pilipino. Pero noong ikalawang araw ng EDSA, hindi lang kagandahang loob ng Pinoy ang ipinamalas sa buong mundo. Nag-iwahiwalay na kami ng pagpunta sa aming sasakyan.
Tapos, may sumigaw na nasa Ortigas naman daw mga tangke. So, yung ibang mother rin nakapunta na sa sasakyan namin. Kami dalawa, hinila. Hinila kami ng mga tao doon. Kami dalawa, Sister Terry and Iwan nandoon. Hinawakan kasi kami ng mga tao. Sabi nila, Sister, huwag kayong alis kasi nandito pa yung mga tangke. Then, nagdasalan naman kami uli. Sinabihan kami, diyan kayo, Sister, sa harapan kasi wala na kayong pamilya. Sa unahan kayo, Sister, sa unahan kayo. Sorry. Eh di, wala namang microphone. Kaya kung makikita mo, ako ang nag-lead ng rosary. So, parang yun ang pinakamagandang rosary na sabi ko. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. At the fifth mystery, diin ang crucifixion. Na ano ko, na nagsisimula ng umandaw yung tangke. Sa kung makikita mo yung mukha ko talaga, kung sa hablok, ang sa takot, takot talaga ako. First time in history, nakakita ako ng tangkim na gano'n. Kasi yung nakikita ako dito sa Mindanao, yung gulong lang ba ang ano niya? That time na, yung parabang, yung gulong niya, yung gulong ng bulldozer, sabi ko, ito na pala ang tunay na tangke. Siyempre, matakot ka rin mamatay. But that time, yung ano, parang surrender na rin ako ni Lord. Parang last breath ko na ba, nag-act of contrition talaga ako. Yung surrender na ako, totally ni Lord ba. Sabi ko, huwag lang nadaan sa mga tao, Lord, dito lang sa katawan namin, okay lang. The prayer itself gave me courage. Sabi ko, that time, takot ako, pero ang naramdaman ko, peaceful ako. Hindi ba ako agitated? Takot ako, pero may peace ba within my heart na hindi ko ma-explain yon. Nakatigas sila sa kanto ng EDSA at Ortigas. There were negotiations going on. And Tadyar, General Tadyar was asking the people to leave. Tadyar was arguing with, I think, with Butsakino. No, I'm sorry, we really have orders to go on. I'm sorry, we're not going to move from here. So Tadyar would scratch his head and look at his marines and say, okay, mount up, sabi ni Tadyar. Asahan ng mga dumagsa sa EDSA na tatawagin sila noong ikalawang araw para magtaya ng buhay. Pero nung umandar na at umusok ang mga tangke, narinig nila ang tawag ng panahon. Nagmount up ang mga marines. Sumakay yung iba dun sa taas, sumakay yung iba dun sa loob. Isang hilera yan. I was beside an LVT bilang umandar yung makina. Napatingin lahat ng tao, napatigil. Tapos may mga nagsisigawan na, oh, wag padadaanin. Load. Mga baliw na kami, luhuran naman kami. Nung umandar na, ano ko sabi ko, Lord, parang nag-aano ako sa mga kasalanan ko. Basta nabi kong, Lord, into your hands, kung talagang ito na, kayo na po ang bahala sa amin. E di, umandar na siya. Mamaya, pina-stop naman ni Tadyar. Palakpakan ng mga tao. Tapos nung in-interview si Tadyar, napanood ko, sabi niya, nakita niya kaming dalawa. Na parang may sense of God pa rin siya. Nag-ano na rin ako? Yung surrender yun talaga ni Lord, act of contrition ko ba na, ano, Lord, bahala ka na talaga sa buhay namin, ano, kung vocation ko man as daughters of Saint Paul, dyan sa harapan ng, ano, ng tangke na mamatay lang pala kami, okay lang, Lord, basta yung, ano ba, yung mga tao, yung kasamahan namin, huwag lang sila mamatay, dito lang nadaan sa katawan namin ba. Kasi yung imagination ko talaga, pag madaanan ka talaga ng gulong, yung ano, parang sabi ko, parang saging ng Dabaw na madaanan ka pa, platang. Oh, nung pagsugod ng mga tangke, may katabi akong mistisa,
Abay, tinitignan ko siyang maigi. Ano kaya ang gagawin ko pag lusob ng tangke? Dadiving ko na lang itong bisnisang ito. We'll die together. Talagang doon lang ako kinabahan nung umandar yung mga tangke. Nakita ko yung hindi sila tumindik eh. Kaya yun din na nagbigay ng lakas sa akin. Sabi ko nga sa iyo na takot ako pero at peace ang puso ko na ano man ang mangyari, I die with the people. Nasisira yung mga siminto kaya sakit-sakit talaga ng tuhod. The nun started singing the Our Father. I think the time when the picture was taken nga, we were singing Our Father. Kaya yung mga expression namin sa mukha, yung mother, nakaganon. Sister Terry naman, pumikit kasi yung mata niya. Pag Hail Mary ko yata, Our Father, ba yan ang response ako doon. Nagre-revolution yung marine sa loob. Tapos yung may marine sa taas, kumakaway na, tumabi kayo dyan. Pinatabay ko ng marines, ayaw namin gumalaw. Tapos siguro na-frustrate yung mga marines. Biglang umabante yung tangke. Tapos, nabulabog lahat ng tao. seryoso sila. Pero kasi sa natumabi, nag-unahan pa yung mga tao na pumunta sa harapan, tapos put their hands against the hot metal. So, that was a moment that stays with a lot of people for the rest of their lives. Focus ko talaga yung mata ko doon sa mouth ng ano, yung sa tangki. Ang imagination ko doon, yung Blessed Sacrament ba? Para lang, yung imagination ko talaga, parang nagdasal ako talaga yung sa presence ni Lord dyan. Na nandyan talaga siya. Sacred Heart ba, di ba? Meron niyang kamay na gumanan, ano. Ang sabi ko, Lord dyan, huipuin mo lang itong mga, ano, yung puso ng mga sandalo na dito sa harapan. Umabante siya ulit, gumagano, nananakot. Pero nakikipagtula ka ng mga tao. Kami lahat, dasa na kami lalo. Parang, sige, kung may mangyari dito, at least may kasama ako madre, siguro naman alalayan ako nito sa langit. Hindi lang puso ng mga sundalo ang nakaranas ng haplos ng Panginoon. I was listening to the radio, nag-dinner, and then tumawag sa akin si Colonel Sotelo. Are you listening to the radio? Hindi ko, yes sir, of course. Sabi niya, okay, you prepare your squadron. Prepare the helicopters and prepare your pilots. Ganun lang. So anyway, upo kami, sabi ni Captain Manalo, sir, may sasabihin kami. Sinabi niya, Frank, nandun na kami, we're going to join the Enrile Ramos faction. Sabi, tingis, hindi nagtagal, tumingin si Joel Sotelo sa akin, kasama kami dito, Chuck. Sabi ko, yes sir. Okay, let's go. Sabi niya, ganun ka agad. Bilis ng decision niya. Kasi naka-design na rin pala siya. Alam mo, yung that time na nag-rosary kami, mayroon na helicopter. Yung helicopter nag-hover naman yun. Ikot-ikot talaga yun. May command din pala yun na i-disperse kami. Yung mga tao. At saka hulugan talaga ng bomba. May bomba talaga pala yun. Kasi nag-sharing din yung ano eh, yung commander doon sa ano sa helicopter after. Ang difference lang doon, itong yung EDSA, at saka yung Ortegas, nagpurma ng krus. Tapos alam mo, ang nakita daw niya na, yung asawa at saka yung anak daw niya. So, mga tao, kino-congratulate kami. Sister, salamat po. Yung congratulate, sabi ko, hindi naman yung kami. It's God working in us and in you. Kasi we find courage in prayer, and at the same time, we find courage in the people. Habang dumarami ang tao sa EDSA, lalong tumitibay ang kanilang katapangan. Well, feeling namin that tanks would come in any time. So, ang trabaho ko, the way I saw it, was to just make sure people were there all the time. So, tinawagan namin sila, si Nora Honor noon, kay Marcos pa noon eh. Ang nag-introduce pa sa kanya si Lino Broca, kasi si Lino Broca, love niya si Nora. So, kinausap muna yung tao bago mag-appear si Nora, kasi para hindi mabuo, di ba? So, dami nga ron. Doon si Jackie Magno, si Marco Sison. Dami. Instant show. Naglagay kami dalawang truck. Umiram kami ng mga sound system doon sa mga supplier ng Apo. Ang
Radyo Veritas ang pinaka-sound system ng namumuong rebolusyon. Nang pinasabog ito ng mga kaalyado ng diktador, dali-daling naghanap ng kapalit ang simbahan. Tumawag naman ako kay Harry sa Veritas. Ang sumagot si Harry Gasser. And Harry said to me, "Well, girl," he says, "we have decided to unhook. Hindi na daw nila kayang to go on. So, you're on your own, girl. Sabi niya, and you better watch your back." So sabi ko, why will I watch my back? "Don't you know where you are?" Sabi niya. "Malacanang, it's right behind you. You can see it from where you are." Ha? Pagtingin ko, oh my God, oo nga, no? So, nung gabi ng 23rd, at around 8 p.m., myself, my brother, June Keithley, went to RJ in Santa Mesa, about 2 kilometers away from Malacanang, to activate the station. I was lucky. When I left, somebody gave me the record of Mambo Magsaysay. Dahil the people in Veritas were so enganyo by what we were doing at that time. Naghanap sila, tasabihin nila sa akin, "Ma'am June, listen to this." So nung napakinggan ko, sabi ko, perfect! Hindi ba? This was perfect at that time. Mambo, mambo, magsaysay. Mambo, mambo, magyatay. Demokrasya. So nung umalis ako sa Veritas, it just so happened, dala-dala ko yung music na yon. God is good. Kasi nung nadinig ng mga tao that I put it on, they knew it was me. Apparently, tinawagan na ng nanay ko, si Father Roy. Pero sabi, ipu-pull out ko na yung mga anak ko. There's a liquidation order out. Ang sabi ni Father Reuter sa nanay ko, in his own words, "What kind of a mother are you? Your sons have an opportunity to die a hero's death." Nanginginig ako. And I wanted to bargain with God. So I even said to Him, "Alam mo, Lord, ang anak ko, he's only 10. Sabi ko, he's 10 years old. I really would like to be around so I can raise him to be a good Catholic, no? Kunyari pa, no? Sana, no? Pero then I said to him, "But I know now at this time, I have no right, wala akong karapatan na to ask you for anything. I must only try to do what is right." I never realized that that's what you call surrender. At sa EDSA, bata-batalyon ng mga sumuko sa Diyos ang patuloy na nagsidatingan. Where did all these people come from? Biglang nabuhay ang EDSA. Can you imagine that from Pitwason all the way to Ortigas, puro tao? Merong way of life, makikita mo talaga yung mga bodies ng sundalo na shiny talaga. Sabi nga nila, yung pag-alis nga namin, yung mga tao doon, "Sister, alam mo, sister, dyan sa harapan ninyo, mayroong babaeng maganda, maganda, sister, hindi karaniwang mukha." Baka nga yung Blessed Mother talaga. Sabi ko, "Blessed Mother talaga yun." Sabi nila, "Hindi karaniwang mukha, sister. Blessed Mother talaga yun." Hindi naman kami talaga yung mga madre na marunong ba. Simple lang kami mga tao. In our smallness, God used us as His instrument. Bukod sa mga madre,
Marami pang ibang tao ang ginamit din ng panahon. Kabilang na ang ilang piloto ng Philippine Air Force. 24 ng Pebrero. I woke up at about 4 o'clock. Packed my bag. Bade goodbye to my wife and my 5-year-old son. You can imagine how difficult it was, no? Ang hirap magpaalam. And then may tawag, tamang-tama naman, may tawag na may mission sa amin. Sabi ni Kyle Sotelo, ito na. So, may cover kami. So, everybody was able to take off. Tuloy-tuloy kami sa krami, madilim pa. I made one pass over krami. Sunod-sunod kami lima. Madilim pa talaga eh. Then, the rest followed. Hindi ko nakita eh, nung lumiwanag na. My rotor was only 1 meter away from me. May goal ng soccer doon eh. Hindi ko nakita yun. And then when we landed, pandemonium talaga. Dumating ang mga helicopter sa umaga. Naku, dak kami lahat. Hanggang may isa sa mga piloto doon o isa sa mga sundalo, nilabas yung laban sign sa helicopter, edi nagsigawan lahat. Kakampi pala. And then when we landed, ang dami palang nakatago doon ng mga reporters, no? All cameras were flashing, talagang sinugod kami, pinag-i-embrace kami, kulang na lang, halikan. Isa sa mga major defections noon, yung Air Force, under sina Colonel, naging General Hotchkiss, no? Hindi rin tama, yung nag-lead noon, yung commanding general nila, na si General Sotelo. Kung hindi kasi sumama si General Sotelo, o si Colonel Sotelo pa yata, no? Eh, mag-isa siyang maiiwan doon sa Villamor, no? Dahil lahat ng opisyal niya, nasa amin na. Kung ang mga tao sa EDSA ang humarang sa halimaw ng diktadurya, ang mga helicopter ng Air Force ang tumulong sa pagtumba nito. Sabi, sige, tirahin na lang ang Malacañang. But not really to harm people. Fire 4 rockets. Marami kaming rockets, 14 yan eh, pero apat lang, sa grounds lang. Magkasama kami noon na naglalakad sa labas ng palasyo, dun sa Laurel Street yata yon, sa harap ng gate 4, ganun. Nung biglang merong helicopter yata niyon na nag-fire ng missile, one of the rebel helicopters, tinira niya ng missile yung Malacañang. Tinamaan yung mga kotse nun nila Greggy Araneta, yung mga son-in-law ni Marcos, no? Nandun lang kami on the other side of the wall. Biglang sumabog. Ako, hindi ko na alam kung patay na ako, buhay, kung duguan ako, hindi. Kasi puro usok eh. I led 3 helicopters to make off kami from Krami. To just do that, disable helicopters. So, lumipad kami, I led the flight. We went to Villamore. Nakita namin yung mga helicopters. The pilots and the crew were preparing it. So, I was not ready to kill anybody. So, tumawag ako by radio sa... Kasi ang squadron namin, nandun lang tabi ng flight line eh. Tinawagan ko, fortunately naman, may isang piloto ako naiwan dun. Hindi nakasama sa amin. So, sinabihan ko siya that we have orders to disable the helicopter. So, sabi ko, pumunta ka dun, sabi mo sa kanila to vacate the area at titirahin na namin. So, nakita ko siya, yung kotse niya, takbo dun. So, nakita namin na wala na yung mga tao, saka namin tinira. And I think there were 5 helicopters lined up there. Pero habang patumba na ang rehimen, tuloy pa rin ang pananakot. Bumababa na ako sa stairs when they called me back. June, wait, there's an urgent phone call for you. So, I went on the phone. And the voice said, "Hello, Miss Keithley." It was a woman's voice. "We really enjoy listening to you. But you should know that you're going to die now. General Bear has already sent some men to kill you." Of course, you talagang, wow, parang, oh, siguro, and I was so white, putlang-putla ako. And as we went down the stairs, that's when I realized that to get me,
they would have had to kill so many people. You know, 7 flights of stairs filled with people, nuns, priests. Narinig ko si June Keithley, tinatawag ako doon. Hindi ko alam kung saan yung Radyo Bandido, but I had the feeling I knew where. So talagang nag-ano lang ako. I just took my chances, pumunta ako dun sa RJ building sa Santa Nessa noon. So pagpunta ko, tamang-tama ando dun nga. May dala akong camera, nakunan ko sila ng footage. Hindi na mapipigil ang daloy ng kasaysayan habang nagpe-presscon si Marcos, nilusob ng mga rebelde ang TV station ng gobyerno. Namimod kami ng TV sa Channel 2. Biglang kinat si Marcos, no? Sa TV siya, kinat siya. Tapos nagkaroon ng lull for about 5-10 minutes. Tapos pag on ng TV, sila ano na, sila Maanon Tiberos, sila... Nakaharap na sila doon na parang yung mga mukha nila parang talagang wow, hindi ako naniniwala na nandito ako, no? Nakaluhod ako halos doon sa harap ni nung mesa na kinaupuan ni Marcos noon. Tapos ginagawa nga nila yung moro-moro nila na sinasabi ni General Berna, titirahin ko na sila. Tapos sabihin ni Marcos, hindi dapat, you know, hindi dapat tayo violente. Ganun. Hindi ko alam na every once in a while pala, yung camera magpapan sa amin sa mga nagko-cover. So napapanood ako sa TV live ng ano no ng pamilya ko, mga kaibigan ko. Tumatawag yung mga kaibigan ko sa bahay. Ano ba sa ni JP nung umalis siya kanina umaga? Kasi gusto nila ma-verify kung hindi ba kagabi to o the day before itong pinapalabas sa TV. Pagdating namin doon, biglang ano na lang, biglang o sige, gagawa tayo ng TV show, Jim, ikaw na mag-host. Biglang nandito na ako sa ano, ako na nag-host ng TV show, no. Sobra na! Tama na! Palitan na! Sa ikatlong gabi ng EDSA, maliwanag na ang sitwasyon. Ito na ang mga huling oras ng diktadurya. Nung magagabi na, we were not sure about our security sa Crame kasi sa kabila sa Aguinaldo, nandun pa yung mga Marines eh. So, nag-decide kami, punta kami ng Clark, doon kami matutulog. Approaching Clark, madilim na, it was really dark already. Ayaw kami palandingin. Alam mo yung Amerikano was playing safe at that time. So nag-declare ako emergency. So pinalanding kami. So noon, pagdating namin, pinaligiran kami ng mga security. Ayaw kami refuel. So galit na galit si Kel Sotelo. Dumating yung base commander. Pinuball out niya. Pinagalitan niya. So I think what they did was tumawag pa sa Washington DC, Pentagon, to ask for clearance. The next day, balik uli kami sa Crame. Apat na araw, ang tulog ko nung apat na araw, siguro pinagsama-sama ko mga siguro 5 oras. Ang nawala sa akin, sa timbang, siguro magandang reducing plan yung people power. 146 ako noon. Nung matapos, siguro 130 ako. 4 days, ha? Ganun ka-intense. Sumakay kami sa helicopter, umakyat kami, nag-estimate kami. At the height, ha? So ang estimate ko ron, mahina ron ng mga 2 million. Parang concentrated talaga dun sa Aguinaldo between Ortigas and, you know, Santolan. Talagang iba yung feeling mo, you know? Iba yung feeling mo at the time. Kita mo yung mga tao, they were with you. Minsan lang yung military at saka tao magkalapit eh. And nakita namin yung support sa amin, pagmamahal sa amin. And of course yung feeling namin na minsan mo lang magawa ito sa buhay. This is, hindi ko ma-describe eh. I don't know. And I'm one of the lucky few to feel that. Naramdaman ko na ito pala yung pagmamahal sa bansa. Ika-25 ng Pebrero. You cannot cow us anymore. We are no longer afraid to die because enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. At nangyari ang di inaasahang mangyari. Sa bigat ng people power, bumagsak ang diktadurya. Napanood ko yung pag-monitor ng radar nung pagdating at pag-alis ng mga helicopter sa Malacañang Park. Pag-pick up kay Marcos doon sa Malacañang Park, no? Balik kami sa Clark.
ayaw na naman kami palandingin. Declare na naman ako ng emergency. Nakikinig kami sa radio ni Kel Sotelo. Tapos narinig namin si Marcos, kinuha na sa Malacanang ng US Navy helicopter. Hindi nala sa Clark, nandun katabi namin. So hindi kami makalabas doon sa tinira namin. Dahil nandun si Marcos. So the whole night, yung helicopters, paikot-ikot ng Clark. Until nakaalis ng early Wednesday morning yata si Marcos. Nung nakaalis na puntang Hawaii. Ano nga ba talaga ang nangyari sa EDSA? Paano ba ipaliliwanag ang isang himala? Ang nangyari noon, napigil nung tao, nung milyong-milyong tao, yung physical contact na mag-generate ng confrontation. Aside sa prayer kasi namin that time, si Cardinal sinanawagan namin kasi sa mga mga, yung mga Carmelites, yung sa monastery ba, yung mga ating sisters, mga workers, nag-fasting sila. Kaya sabi ko, strong, yung para bang yung prayer namin ba, parang buo. Pagbaba ko noon, nung linggo ng umaga, di nagsisimula na yung people power, nakausap ko, may mga madre, lumapit sa akin, sabi niya, Kernel, Unasan, sabi ko, Kernel Unasan, sister. Sabi niya, ano gagawin mo pag nilusog kayo rito? Kukunti kayo, nilusog kayo ng mga puwersa ni Marcos at ni General Ver. Abay sabi ko, sister, then kailangan bigyan natin sila ng leksyon na hindi nila makakalimutan. Akalain mo nagpalakpakan? Sabi ko, yun mo naman sinabi ko. So, ibig sabihin, at that point, sabi ko, doon na pumapasok yung divine providence. No? Mga little miracles na nakita ko yung giving up oneself, the togetherness, finding of priests, nuns, seminarians, together with the civilians. We are a Marian nation. Marian nation na iharap mo ba naman sa tangke yung rosaryo? Iharap mo sa tangke yung statua? Para bang yung faith of the people was there? Yung plano basically was a military plan. Wala kaming kamuang-muang nun sa people power. Wala kaming sinasandala nun na people power. Kung tinuloy natin sa ating sariling buhay ang sinimula ng EDSA, yan ang mas may kahinahinalang himala. Di bale, sa ating kasaysayan, ang EDSA ay isang tinupad na panalangin. Sa esena lahat. Pag uwi ko sa bahay, automatic, pag ganun ko ng piano, I had the song in mind eh. Pag tugtog ko, lumabas na lahat. Wala nang revision yun. I tell everybody that the song runs for 5 minutes. Pero nasulat ko yun in 2 minutes. Sinusulat ko diretso, hindi na ako papayag. Mawala kang ulit, hindi na ako papayag. Magbawi. Ating kalayaan, kahit tagal nating mithi, hindi na ako papayag. Magbawi mo ulit. Magkakapit-bisig, libo-libong tao, tapos kahit sarap pala maging Pilipino. Kaya kami noon, straight down the middle. Kinausap namin noon si Pangulong Cory, 5 kami noon. Humingi kami ng meeting sa kanya, sabi namin, Ma'am, ibig naming mag-alok sa inyo ng security. Sabi niya, bakit naman? Dahil
ang buod ng isang demokrasya ay isang matatag, buhay at hindi hinaharas na oposisyon. Alam mo, sagot sa amin ni President Cory, ba't hindi na lang ninyo ako iboto? Sabi ko, ma'am, ang iboboto talaga namin si President Marcos dahil mas naniniwala kami sa kakayahan niya kung magbabago siya, no? Pero magpo-provide kami ng security para manatili kayong malaya na nakakapagkampanya dahil during the snap elections na ito, no? At wala itong kondisyones. In fact, clear namin ito kay Minister Enrile. At ginagawa namin ito dahil ang demokrasya talagang ganun. Pag ayaw mo na sa nakaupo, kailangan buhay yung ipapalit mo. Sa EDSA, walang mayaman, walang mahirap, walang minamata doon. Basta nandun ka, kakampi ka, ganun. Eh, pati yung mga bulag nandun eh. Ay, kung ano naman ang kontribusyon yung mga bulag dyan? Ba, sir, pagkuro ng litrato, kasama kami, pampadami. O, kita mo na, meron din silang papel. Nung araw, gusto kong gumawa ng sinet tungkol dyan sa nakakatawa sa EDSA eh. Eh, yung gagawa kaming mga, mga Molotov cocktail. Oy, ipunin lahat ng ano, lahat ng Coca-Cola bottles. Kasi lalagyan natin ng ano, gasolina at saka kung ano-ano. O, bumalik pa yung isa. Sir, walang Coca-Cola, puro Pepsi eh. O, pwede na yun, sabi natin.